morning, good evening, good afternoon. Ito na naman po ang inyong Cherry Papoy's Adventure. Ayan, may bago na naman po tayong recipe na i-share sa inyo. Actually, first time ko rin itong ginawa. So, ayan, panoorin nyo po kung paano po gagawin. Subscribe to this channel. Una po, kumuha tayo ng uling, tapos salang natin dyan sa kalan. Ayan, pabagahin natin siya ng gusto. Hello. Ginawa ko yan doon sa kandila kaso hindi nag-effective. Kaya sabi sa akin ni Papoy, dyan daw ako sa kalan mag-try. Ayan, eto na nga. Nung masunog ko na yung yung uling, ayan, nagbaga na. Ayan, bagang-baga siya. Saka ko nilagay dyan sa nyog. Isusunog ko siya ng paunti-unti. Pero hindi susunugin lahat ng sapal ng nyog, ah. Yan lang. Yung mga ilan-ilan. Tapos pag nasunog na, yung iba alisin. Tapos palitan ng iba naman na susunugin para magkaroon siya ng sunog-sunog. Tapos niyan, ang bango niyan, hindi mo mausok-usok pa. Ang bango ng amoy niyan, para kang yung parang sa Bisaya ba yun? Yung kopra, yun, ayun ang amoy niya. Pag nagkukopra, amoy nyog. Nyog naman kasi yan. hipan-hipan yan para hindi mawala yung baga. Medyo sunog na nga yun sa ilalim kasi na-stay siya. Yan, pag ginawa nyo yan, masarap yan gawin sa mga ginataang gulay, isda, kung ano mang gagataan nyo na ulam, masarap ang lasa niya. May kakaibang aroma. Yun, first time kong natikman yan sa asawa ng pinsan ko. Siya ang unang gumawa. Kahit wala kang, pag wala kang pansahog, pwede na kahit yan na lang gawin mo sa nyo. Masarap siya. Yan, sige, sunog-sunog lang. Yan, nakita niya yung mga black. Yan na yung mga nasunog ko. Inalis ko na, pinalitan ko ng iba pang hindi pa masyadong sunod. Diba? Tiyagaan lang kasi matrabaho talaga to. Tapos ingat din kasi baka mapaso. Kung napaso ka, ouch! Ang sakit niya, diba? Mega love shoutout sa mga nagtatanong po kung paano gawin to. Ayan. Ito na po. Pagkatapos natin sunugin, lagyan natin ng mainit na tubig yung nyog. Parang yung usual na ginagawa natin pag nagpipiga tayo ng nyog. Ito nga lang, dahil sinunog ko yung nyog ng konti, yung sapal niya. Kaya, yan. Piga-piga para mainit yan eh. Kaya ganyan ang gawa ko. Tiis-tiis lang kasi mainit talaga yung ano. Diba? Tapos, piga-piga lang. Lamutakin. Dapat malinis talaga ang kamay natin pag naggagawa tayo ng ganito, nagpipiga tayo ng nyog. Kasi, syempre, pagkain yan. Dapat malinis ang ating kamay lagi. Piga-piga. Unang piga. Mga dalawang piga yata ginawa ko dyan. Kasi, para makuha lahat ng kata.
pag nagpiga kayo niyan, huwag kayong magtaka pag sinala niyo na medyo may black-black. Natural po yung kasi dahil nga po sa nasunog natin yung sapal niya, may makikita kayong black-black dun sa gata niya. Yung parang dat-dat, yung parang tingin nyo alikabok. Dahil yun dyan, hindi lahat na maliit siya, kaya hindi nasala nung salaan. Piga-piga lang muna tayo. Shoutout po sa aking mga MLO family at Gamo Production family. Sa aking ka-Bingo girls. Mega-mega love shoutout po sa inyong lahat. Mounder. Yan, gawin mo yan Mounder pag uwi mo. Lapit ka na umuwi eh. Konti na lang, matatapos na yan. Tsagaan lang po talaga sa pagluluto, kahit ano naman po eh. Kung gusto natin maging masarap ang luto natin, tsaga lang. Mag ginusto natin, kaya natin yan. Basta wag tayo susuko. Diba? Sala-sala na yan. Bilisan mo naman, Cherry. Bagal-bagal mo eh. Yan, sinala ko na. Yan yung mga itim-itim na yan na sinasabi ko. Dahil yan sa sunog. Isa pang piga yan. Kasi hanggang dalawang piga ako yung ginagawa ko. Yan. Diba? Lagyan uli natin ng mainit na tubig para mas makuha yung gata niya. Mapigyan natin ng maayos. Ganun uli. Same process lang. Mabagal lang talaga ako. Binilisan ko na nga yan eh. Pero talagang mabagal pa rin.